Good morning mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome to Sports Hub Reaction and Commentary Videos. For today's reaction video, pag-usapan natin tong laban ni Efren Reyes versus kay Chris Melling at the ACD 2018 Invitational 10-Ball Tournament. Makikita natin dito si Efren Reyes ay kalaban niya itong isa sa pinakamagagaling na pool player sa US at saka sa UK. Marunong din ito sa 10-ball, 9-ball at sa 8-ball. Si Chris Melling ay batikang pool player na rin at isa sa mga veteran player dito sa larangan ng pool and billiard. Marami na rin itong nakuhang mga championship matches at saka mga tournament match. Makikita natin dito yung precision ni Chris Melling sa kanyang pagtira. Nag-break si Efren Reyes dyan, walang pumasok kaya nasa table ngayon to si Chris Melling. Mukhang makaka-score na siya dito sa first rack pa lang. Combination from 3 to 10, panalo dyan si Chris Melling, 1-0 ang score natin. This is an alternate breaking pool kaya si Chris Melling ang mag-break dito sa rack number 2. May pumasok sa side pocket at mukhang mahirap yung ball position niya dito sa ball number 1. Maganda yung pagkakat doon ni Chris Melling sa ball number 1 at ito hindi pa pumapasok itong ball number 2, kumukuha na siya kaagad ng positioning doon sa 3. Drawback of the break. Some of these. Maganda yung pagkaka draw ni Chris dito sa ball number 2 at tingnan natin, no, kumukuha na siya kaagad ng ball positioning pag naipasok niya itong ball number 3 doon sa corner pocket. If you can get the cue ball in the right place. Try to bring the cue ball back to the middle of the table. Napakahusay nung cut na yun ni Chris Melling at ito nga, meron siyang available shot dito sa 4. Ganun pa man, sumablay dito si Chris Melling at na-open ang table kay Reyes. Si Reyes ngayon ang titira dito sa rack number 2. Ang score natin ay 1-0 in favor of Chris. Just the ribs, a 3-10 combination. Naipasok nga ni Reyes itong ball number 4 at meron siyang ball position dito sa 6. Well, he hit it good and he got a nice angle. He sure did. Sure did. Make the ball. Sa panahon na ito ay nasa 64 years old na si Efren Bata Reyes. Ito'y ginanap noong 2018 dito sa US, no, at makita natin ang mananalo dito ay pwedeng makakapag-uwi ng $45,000. May git 50 players ang lumahok dito sa tournament na ito at makikita natin dito isa sa mga kalaban ni Reyes dito sa elimination round, itong si Chris Melling. Maganda ang ball position ni Reyes dito sa last ball, sa 10 ball dito sa rack number 2. Napakahusay talaga ng pina na yun ni Reyes.
Si Reyes ang magbe-break dito sa rack number 3. Pumasok yung 6 ball doon sa corner pocket sa itaas at meron siyang available shot dito sa 1 pero nakaharang itong 8 kaya magpupush dito si Reyes. Given going to be presented by the governor of Nevada later on in the week, and it's pretty cool because Nevada is the only state in the country right now to have to recognize the Asian culture. And nag-counter safety naman si Chris pero mukhang na-open niya yung one ball doon sa itaas, no? May konting window para tamaan ni Reyes itong 1. He could bank this to back down into the 3. I'm looking to see what he's going to call. Yeah, 9's hanging in front of the side. Do you think he'll even try to tangle with that? Nice cue in center ball. High ball, it looks like. Oh, bingo. Napakahusay nung bank shot combination na yon ni Efren Reyes dito sa 1 to 3 ball, no? At eto nga, mayroon pa siyang bonus. May panibagong tira siya dito sa combination naman sa 1 to 9 doon sa side pocket. At tingnan natin, pinatanggal ni Reyes itong harang dito sa 1 ball. He'll just freeze the cue ball behind the 10, or is he going to shoot the 1? Mukhang nag-play safe dito si Reyes at ito nga, naitago niya ng kaunti dito sa likod ng ball number 7. Chris Collin in the side pocket, he's going to do a 2-rail kick to kick the 1 to the side. Mapapansin natin dito na talagang sinukat, no? At inassess ni Chris Melling yung one ball kung paano niya papasukin sa side pocket. Tingnan natin kung makukuha niya itong double kick, double rail kick shot na ito dito sa side pocket. I've seen her all week, but I medyo manipis yung tira doon ni Chris kaya ito na open ang one ball dito kay Efren Reyes. Pwede niyang pinahin sa side pocket itong 1 or pwede niyang ibang shot. Bank shot combination ulit para dito sa 1 to 9 ball. So I'm not sure. She may have been the one that was playing Ga Young Kim. Ipinasok na lang ni Reyes sa side pocket yung 1 ball para makakuha siya ng magandang position dito sa 2. Sumablay doon si Reyes, no, na miscued niya. Ganun pa man, mukhang naitago pa niya dito sa likuran ng 7 itong 2 at maswerte talaga si Reyes na pangiti pa itong kalaban niyang si Chris Melling.
Melling has an edge. Edge of the two ball. It's close. Mukhang hirap dito si Chris Melling sa pag-assess niya dito sa ball number 2, no? Dahil tumago dito sa likuran ng 7, kaya mahirap yung tira na ito. Tingnan natin kung magawa ng paraan nito ni Chris Melling. Oh boy. Mukhang papasok pa yung dos at yun nga, sumablay. At ganun pa man, gumanti ng play safe itong si Chris Melling at naitago niya sa likuran ng ball number 7. So tingnan natin si Reyes kung ano yung paraang magawa niya dito para comes and looks at the shot. You know, one of the things that I noticed that Efren does not do. Binalik ni Efren Reyes yung tira dito kay Chris. And this is a pretty makeable shot for a jump cue. At ito mukhang magja-jump cue dito si Chris Melling para sa dos. Pumasok yung dos, napakahusay. At ito, nagkaroon tuloy ng magandang ball position itong si Chris Melling dito sa ball number 4. What a great shot that was. Sumablay na naman dito si Chris Melling. Ganun pa man, naitago niya dito sa likuran ng ball number 10, no? At ito mukhang cushion first ni Efren Reyes itong kwarto. Hit it with some power to punch it off the rail. Pasok ang 4 at mukhang may steal pa ito ni Efren Reyes kay Melling dahil sumablay nga si Melling doon sa 4. At maganda na yung ball position nitong apat na bola dito sa rack number 3. Yun lang, na-scratch naman si Efren Reyes kaya ball in hand dito kay Chris. At last 3 ball ito, mukhang minalas pa doon si Reyes, no? At last 3 ball, ball in hand pa kay Chris Melling, kaya sure ball na yung score dito ni Chris. It could be the cue ball too. You know, the cue ball has been, this particular cue ball has done some strange things. Panalo sa rack number 3 si Chris, kaya 2-1 ang score. Si Chris pa rin ang break dito sa rack number 4. Pumasok, dalawang bola, pareho doon sa corner pocket at meron siyang available shot dito sa ball number 1. Because of the position of the 410, so we got a little spot in there. Small window. Yeah. Across the room, I see Dan Louie sitting in the stands. Next object ball, itong ball number 4. At maganda yung ball position ni Chris. Eksaktong-eksakto doon sa corner. Pasok yung 4 at maganda ang ball position sa 5. Ang score natin ngayon ay 2-1. Lamang dito ng isang rack si Chris Melling. Ito ay race to 5. At mukhang nakakalamang dito sa tira si Chris. Ang mananalo sa match na ito ay papasok sa winning race. Tell you what, Chris to me is one of those players that I can't figure out how the guy ever loses a match. Makita ninyo yung tira dito ni Chris Melling. Mukha talagang
mahusay at precision, no, yung napakatas ng precision niya sa pagtira. Eksaktong eksakto ito, sigurado na ito. Panalo na naman sa rack number 4 si Chris at 3-1 ang score natin dito, mga kabilyard. Rack number 5 si Reyes naman ang magbe-break. It is 3 now? Yeah. So he just came over. Pumasok yung 4 doon sa corner pocket. May counting window para sa ball number 1. It was a blur. Yeah, he does that when they're laying there. It is a blur. He doesn't waste any time between shots. He just gets it done. Oh, I just heard him. Somebody miscue. The dreaded sound. Yeah, that and the cue hitting or the tile. Or yeah, and the cue hitting the tiles. Or concrete. Yeah, yep. Either one. Nag-play safe dito si Reyes, no, dahil wala siyang magandang tira doon sa ball number 1 na yon. At napakahusay talaga ni Reyes sa mga play safe na ganito. Well, the hot seat match for the women's division. Sumablay yung kick doon ni Chris at open ang one ball kay Reyes. Mukhang maganda na ang ball positioning dito ng rack na ito, no? Rack number 5. At tingnan natin kung makarun out dito si Reyes. Mukhang hindi pa nasatisfied si Reyes doon. Nag-play safe siya ulit dito sa rack number 5. Tinago niya sa likuran ng 9, pero may kaunting window para matamaan itong 1. Mukhang palulusutin dito ni Chris Milling sa pagitan ng 9 at ng 5 at kukuha siya ng konting spin para tamaan niya yung 1. Tinamaan niya pero na-open ang one ball kay Reyes. Okay. Well, Efren's got a shot. They're all separated quite well. But the problem is getting shape on the 2 to get to the 3. So he's got to decide, does he want to shoot the one on the side or the one in the corner? Both options are available. Aiming si Reyes sa 1 dito sa corner pocket at makakuha ng ball position para sa 2. Swabing-swabe yung pagkakapasok at maganda pa rin ang ball position. Ganyan kahusay si Reyes talaga sa ball positioning at saka cue ball control. The 3 on the short side. Konting backspin para sa ball number 3. Eksakto ang bounce niya para makakuha ng angle dito sa next object ball niya sa ball number 5. Nakatutok na sa corner sa side pocket. But again, he's got to come back down to the end of the table for the 6. Trying to figure how far up table he wants to get. Mm-hmm.
He might even play to go under it. Okay. Or maybe he'll just come straight back. It looks like a really good spot. Yeah. Where he's at. Yeah. Like maybe he can just even spin off the right side of the five and come back out missing the eight. Well, Efren likes to be, yeah, so sorry. He's gonna come. Another backspin para makakuha ng ball position dito sa 6. At ito nga, ang ganda ng pagkaka-backspin dyan ni Reyes. Maganda ang position sa 6. Next object ball niya dito ay 7. Malapit na dito sa corner pocket. He'll try to keep it as simple as he can. Try to just slide up table maybe. Yeah, just like that. You think he'll go all the way around to play the 8 in the same pocket as a 7? I don't think so. I think he's going to shoot the 8 up table. He just looked at the angle where he's going to come off on the rail. I mean, it's possible. Or just do that and come out. That'll work. Yeah. And then he'll just snatch this back for the 9 on the side and the 10 on the opposite side. Maganda yung pasok ng 8 doon, no? At saka ito, ang husay ng ball position sa 9. Mukhang makaka-run out si Reyes dito sa rack number 5 at makahabol ng isa pang puntos. Beautiful. Fairly routine shot, but it's a pretty one. Okay, Melling fixing the break. He'd like to win this one, maintain his lead. Breaking dyan si Chris at may pumasok doon sa side at saka sa corner pocket. Ang score natin dito ay 3-2, lamang pa rin si Chris. Race to 5 ang match na ito sa kanilang dalawa. Or is he just pocket the 2 and because the 3 is laying close to the pocket? That's what I think. I think he's on. He aiming si Chris Milling dito sa ball number 2. At tingnan natin, pwedeng ma-combination ito sa chess, pero ganun pa man, maganda na ang ball position ng 2. Yeah, he called the pocket. He's firing. What, he called the 2? He called the 2 ball. Okay, nice. Very nice. Well, gets good on the 4. This match, the game should be over. If he gets good on the 4, I mean, this is, you know he's gonna. Napakahusay ng kanyang tira na yan, no? Yung ball positioning niya at saka yung precision sa shooting ng bola. Makikita ninyo dito talaga yung mga veteran moves. Wala siyang sinasayang na panahon at very precise yung kanyang pagtira. At ito nga, sinisipat niya yung buong table para makakuha siya ng magandang view at makakita siya ng ball position sa 6. One rail up. Ten's in a difficult position, but place the cue ball properly. Pasok ang 8 at ito, maganda ang ball position sa 9. Mukhang makaka-score pa dito si Chris Milling, no? Ito nga, ang ganda ng position niya dito sa chess. Malamang-lamang pasok na ito, kaya score ulit dito si Chris. Panalo si Chris sa rack number 6, kaya 4-2 ang score natin. Si Efren Reyes naman ang magbe-break dito sa rack number 7. Breaking dito si Efren Reyes, no? At yun, may pumasok. Dalawang bola, isa sa side pocket, yung 9.
At isasama naman dito sa corner pocket itong tres. May available shot si Reyes dito sa one ball sa corner pocket. Doing the break. Well, they're all lying pretty good. I think he'll get out here. He doesn't really have to do anything fancy to get out. He just has to get it done. These layouts are really good. Maganda ang position ng mga bola dito sa rack number 7. At si Efren Reyes pa rin ang nasa table. At least not from what I've seen this tournament. It's been a lot of very tactical games with a lot of safety battles and safety play. A lot of times each player will get to the table 2, 3, 4 times in a game, which you rarely see in nine ball. Pasok yung sais at ito last 3 ball ni Reyes dito sa rack number 7. Tutok na yung 7 doon sa corner pocket at maganda pa itong ball position niya dito sa 8. Mahusay talagang itong si Reyes dito sa kanyang break and run shot at ito nga last ball para sa rack number 7. Pasok ang Jess kaya abante ng isang puntos dyan si Reyes, 4-3. Si Chris Meling pa rin ang lamang dito sa match nila. At si Chris ang magbe-break sa rack number 8. All right, we're back. And Chris Meling. Oh, kick right into the side pocket. Mukhang na-scratch dito yung cue ball, no? Kaya ball in hand dito si Efren Reyes. Last rack na ito ni Chris Meling, 4-3 ang score natin dito pero na-scratch siya dyan sa break. Kaya ball in hand dito si Reyes. Tingnan natin kung makarun out siya ulit dito sa rack number 8. This rack is a little trickier than the last one. It's always better when you start off with ball in hand, though. Oh, yeah. Yeah, that was an uncharacteristic scratch on the break. So, do you take a chance to bust these up right now? Well, he's trying. There he goes. Did he hook himself? I think he did. Mukhang tumago pa ng konti itong cue ball dito sa likuran ng 7. Pero ganun pa man, meron siyang opening para sa 4. Nice draw shot para dito sa 4 at ito may position pa rin siya dito sa 5. Sa side pocket ulit. Pero kailangan niya makakuha ng position dito sa 6. Maybe. And use the 8 to break out the 10-7. Yeah. And all the while holding the cue ball for the 6. Yeah. It's possible, but I think the 8 is a little low. We'll see. He might even just draw into it off the 5. Napakahusay nung kanyang proportional shot doon, no? At nakakuha siya ng magandang position dito sa 7. Pero dumikit ng konti yung 8 sa Jess kaya kailangan niyang i-break ito or kumuha siya ng magandang position para sa 8. Out of the pot and into the fire. Yep. If anybody can get out here, Efren will. He actually got good. He's going to come up underneath it, I think. He got really good. Yeah.
He can just bunt up for the eight in the side pocket now, it looks like. I think so, yeah. Yep, sure did. That's the key right there. Last three ball ni Reyes dito sa rack number 8. Aiming siya dito sa 8 ball. Mukhang papasokin niya dito sa corner pocket. At nag-decide siya. Pinasok niya dito sa side pocket para sa ball position niya dito sa 9. Nice pocket shot. At ito, last ball si Reyes sa rack number 8. Mukhang makakatabla siya dito. Hill to hill match ang laro na ito. Pasok ang Jess. Tumabla si Reyes. All 4 ang score natin. At pareho silang last rack. Si Reyes ang magbe-break dito sa rack number 9. Alright, rack 8. Efren breaking. Here we go. Efren's been breaking really powerfully this event too. Looks like he's been rejuvenated. Mukhang mahirap yung ginawa noon sa break na yan, no? Dry break si Reyes dito sa rack number 9 at may counting window itong si Chris Mailing para doon sa uno. It's like your biggest fear and pa man, wala siyang possible shot dito sa ball number 2 dahil nakaharang itong 7 at saka itong 3. Accidentally knocks in a ball in another pocket or a different ball on a good hit still. It would be the other player would have the opportunity just to give the shot back. Yeah, you have the option. Yeah, that's what's happened here. Yep. Chris using the diamond system and a few others, check and double check. He used two different systems there to make sure he hit this in the correct spot on the rail. Good shot ang ginawa nito ni Chris. May available shot si Reyes, 2 to 9 combination dito sa corner pocket. Sinilip ni Reyes itong possible combination na ito. Meron pa rin siyang magandang ball position dito sa 2. Kinaliwa ni Reyes ang tira dito sa 2. Available ang 3 doon sa side pocket, no? Filipinos are very expressive. And for not as much as Roberto. Pero kailangan niyang makakuha ng magandang ball position dito sa 4 dahil naka-cluster siya dito sa ace. Accepting. But every once in a while, he'll express his displeasure, his disgust at himself. Right. You know. Well, we've seen him do one thing we've seen him do where he reaches up to his shoulder. And gets that monkey off his back. Yeah, grabs a little monkey and throws him off his back. Yep. And usually grins when he does it. Sinipat ni Reyes yung tira niya sa susunod na object ball. At ito, mukhang sa side pocket niya ipapapasok itong 3. Napakaganda ng banda at saka eksaktong-eksakto dito sa tinuro niya para dito sa ball number 4. Mukhang magkakaroon dito ng karambola, no? 4 para sa Jess. Pasok ang Jess, panalo si Efren Reyes.